ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Good morning mga Kabatang Minor TV and welcome to our edition of Bulay Buhay, no? Monday edition of Bulay Buhay. If you're watching this just now on your Facebook wall, please click the like button and share nyo na din this page para mas marami pa tayong maabot at mas marami pa tayong mapagbahaginan ng mabuting balita. Ganun din, if you're watching this from our YouTube channel, please click the like button and then or follow button and then hit the notification bell, yung katabi ng subscribe button, okay? No? And hit the subscribe button na din para lagi kayong updated sa mga palabas dito sa Batang Minor TV. No? Samahan niyo ako si Brother Pip Silverio, Batang Minor Batch 1995 sa isang pagninilay. Nung binabasa ko itong Ebanghelyo for August 16, no, Monday, napakaganda ng gospel na available para sa ating mga mananampalataya. Kasi when I was reading this, I always try to go back to when I was a little person, when I was young. I was trying to think of my most prized possession nung ako ay bata, or kung ano yung pinakagusto ko nung ako ay bata. And naalala ko nun, G.I. Joes, no? I'm sure some of you will know what a G.I. Joe is. Yung hindi naman siya manika eh. Siya yung maliit na tau-tauhan, no? May mga soldier na tau-tauhan, maliit. Yung mga 2 to 3 inches in height, no? Yun yung pinakagustong-gusto ko. And I value that, and I make sure that when I get my baon on Sunday, you know, for the whole week, tinitipid ko talaga siya so that I can buy a G.I. Joe toy by the end of the week. Kasi nung kami ay mga nasa elementarya pa lang kami magkakapat, every Sunday, binibigay na yung baon namin for the week. And tinuturoan na kami mag-prioritize. No? And the gospel today is teaching me or reminding me how to value our priorities and make those priorities straight. No? Yun yung mensahe ng Ebanghelyo. So, nung bata ako, dahil gustong-gusto ko yung mga G.I. Joe na yun, no? Mga laruan na yun, ay, talaga pinag-iipunan ko siya. At nakaipon ako ng isang malaking bag ng iba-ibang klaseng tau-tauhang G.I. Joe. And for me, that's my priority that time when I was in elementary, no? Yun yung vina-value ko. At when you value something, you hold on to it, no? You hold on to it. And when I read the gospel today, yun yung nakikita ko yung sarili ko, no? Nung sa young man na lumapit kay Jesus, no? Sabi niya, "Teacher, what must I do to gain eternal life?" No? Sabi niya, sabi ni Jesus, "There is only one good way to enter into the kingdom of heaven, to gain eternal life, and that is in keeping the commandments." Eh, alam naman natin 'yan, no? We all know the commandments. Ever since we were little, we were told about huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, no? You honor your mother and father, and you shall love your neighbor as you love yourself. That was the teaching that Jesus was giving, was telling the young man. And then, sabi ko, nagre-reflect ako kanina bago ako magbahagi sa inyo, yun naman yung alam na natin eh, ginagawa naman na natin yun eh. Diba? Because those were the commandments, those were the things
very basic human thing that we have to do, that we have to practice. Huwag kang papatay, huwag kang mangunguha ng hindi sa'yo, no? Mahalin mo ang iyong mga magulang, ang iyong ama at ina, mahalin mo ang iyong kapwa. We know that already, but in the gospel, no, Jesus is telling us those things are just guides. Those things are will not be enough for you to really gain that eternal life. Because in order to do that, there is a something else. So nung bata ako, let's go back to when I was young. When grade 6 ako, siguro ay sa sobrang dami na nung G.I. Joes ko, tinigilan, hindi na ako bumili. And papasok na rin naman ako ng high school, hindi na ako bumili. So what I did is, tinago ko dahil those were my prized possession. Sabi nung gospel sa atin, di ba? If you wish to be perfect, go sell what you have and give to the poor. And then you will have the treasure in heaven. Then come follow me. Yun yung sinasabi ng Diyos sa atin. Now, nung nagre-reflect ako, sabi ko, pumasok ako ng seminary for high school after grade 6. Meron akong bagong panganak na pamangkin that time. Doon ko na i-relate because yung aking ano, I was so tempted not to give my toys away doon. Kasi prized possession mo yun eh, di ba? If it's a prized possession, collection mo, napakahirap i-let go. And that is what the gospel is trying to tell us. But in the end, I was able to give it away na rin. No, una pa, unti-unti. 4-5 ibigay mo, then babalik siya, gagala siya yung pamangkin ko, ibibigay ko na din paunti-unti. And then just like the gospel, when the gospel said you have to go and sell what you have and give to the poor, yun yung invitation sa atin. What is now your priority? Ano ngayon yung i-value mo na priority sa buhay mo, Pip? Yun yung tanong na dapat ay malinaw na sa akin, no, sa akin or sa atin, ano yung pinapriority natin sa estado natin ng buhay ngayon para tayo ay tuluyang makasunod sa Diyos. And that's what the gospel is all about for today. We have to set our priorities straight and then let's give value to those priorities. At para makarating tayo at tayo tuluyang makasunod sa ating Panginoon at we can gain an eternal life. Sana meron kayong natutunan ng kahit kaunti dito sa Bulay Buhay natin ngayong araw ng Lunes. At dasal ko para sa ating lahat na sana ay magkaroon tayo ng mabiyayang isang linggo. And kita-kita po tayo hanggang sa susunod na edition ng Bulay Buhay. Thank you and God bless us all.